this is me, Book Glamour, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I just want to say now before you watch, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and don't forget to follow me on my social media account. And ayun, kung nakita nyo man yung title, it's about Ate Aura. Gusto ko lamang humingi ng apology sa kanya. Gusto ko lamang sana mag-sorry, Ate Aura, if ever na na-misunderstood mo yung situation, yung issue. Sana malaman mo kung ano yung totoong side ko muna bago tayo nagpadala sa galit or sa kung ano mang nararamdaman natin. Kasi ang laki nung influence mo sa mga tao ngayon. Maraming taong nag-a-admire sa'yo ngayon. So, sa isang salita mo lamang, yun yung paniniwalaan nila. So, sa part ko, gusto ko lamang sabihin sa'yo, Ate Aura, na nasaktan ako. Kasi hindi mo man lang inalam yung totoong nangyari, kung ano yung totoo behind that video. Isa ka sa mga nagpalaki nung issue na yon. Pero I just want to clarify, Ate, na wala akong vinayolate na kahit ano. Let's say hindi ko suot yung face mask, yes, for the content yon, for the video, for entertainment, kasi maraming tao na binigyan ako ng second chance and maraming tao na yung gusto yung pagpapasaya ko ulit, gusto nila akong makita ulit. So parang it's kind of my way na ipakita yun sa video na yon, and isa yun sa mga naisip namin. And sana man lang is alamin na muna natin kung ano yung behind nung kung ano muna yung nasa likod nung yung video na yung kung ano muna yung kwento noon, if may na violate ba ako or wala. Pero I just want to clarify na wala po akong na violate doon. So mabalik po tayo kay Ate Aura. Tiaw, if may issue tayo personal, please keep na lang natin privately. If ever na may problema ka, Ate, please message me. Please, usap na lang tayo. Yung tayong dalawa lang, hindi yung through social media. Kasi, Ate, ang laki ng influence mo sa influence ko. I am just Book Glamour and you are Aura Brighella. Ate, alam ko na mali ako sa part na hindi ko sinuot yung face mask. Pero, may purpose yung pag hindi ko sa pagsuot. And that time, alam ko, walang katao-tao that time. Sinigurado ko yung safety, sinigurado ko yung health ko, sinigurado ko kung ano yung magiging reaction ng mga tao. And nung nag-viral yung video ko na yun sa TikTok, ayoko na pala mag-defend, guys. Ayoko na mag-explain, kasi the more na nag-explain ako, the more na isipin ng mga tao na maling-mali ako sa ginawa ko. Pero sana man lang, Ate, alamin niyo muna kung ano yung story behind that video. And sana, ayun, sana magkaayos na tayo, kasi ang hirap i-handle ng mga hates, ng mga comments, mga bash ng tao, not knowing hindi na naman nila ako talaga kilala personally, hindi ko sila kilala personally, at ikaw, hindi nyo po ako kilala personally, Ate Aw, hindi kita kilala personally. Sana man lang, isipin mo muna, Ate, kung ano yung mafe-feel ko, kung ano muna yung idudulot ng issue na yun, kasi isa ka sa mga influencer na tinitingala ng mga tao ngayon, and aminin ko, I'm a fan of yours. Simula nung Ang Probinsyano, simula nung nag-showtime, lagi akong nakatutok sa'yo, nakafollow sa'yo, up until now sa Twitter, alam mo yan. And yes, na-offend talaga ako, pero gusto ko lamang humingi sa'yo ng sorry if ever...